What's up, mga boss? I'm Boss J, and welcome back to my channel. And mga boss, so today, magkakaroon na naman tayo ng buy and use segment. So, meron tayong mga package ngayon. So, check natin siya, guys. So, yung unang pago natin, guys, ito. Ayan. So, gata. So, this is from Lazada. Ang seller natin is from Kenny Official Store. So, yung ating unit, Men's Razor Hair Clipper USB Charge. Yeah, so nakalagay sa kanya is KM2024. Okay, so pang-ahit. Yan, so mga boss, open na natin siya. So, may bubble wrap naman siya. Ipatanggalin na natin yung bubble wrap. Okay, so yung pinaka-product natin, guys, is ito. Yan siya. Yung box natin is naka-seal pa. Ayan. Kita niya, may seal pa siya. So, kaya natin tanggalin yung pinaka-plastic niya. Ayan. Shaver. Ito yung pinaka unit natin. So maganda yung packaging niya. Open natin. Ito yung unit natin, guys. Sa gilid, sa likod, ayan, sa ibabaw, ayan, sa ilalim. Tagayin natin yung loob. Ayan. So ayan yung pinaka loob niya. So may manual din siya. Pinaka-pouch bag, malagayan na ito. USB cable, may extra cover siya. Ito, yung panlinis. Sa unit natin, ayan, so meron siyang cover dito sa ibabaw. So, tanggalin lang natin siya dito. Tapos yung ibabaw niya, ayan, ang makita niya, ayan yung pinaka-foil niya. Tapos pinaka-harap. Tapos meron siyang decoration strip. So, saan nakalagay yung brand name at saka yung model number niya. Ito, green panel. So, ito dito, medyo maligas-gas siya. Yan. So, yun yung pinaka-design niya. Sa gilid, itong portion na to, ito yung switch. Okay, so yung on and off. So, sa ilalim naman niya, itong portion na to, yan. So, nandito yung, so, pag dinanggal mo to, yan. Yan. So, nandito yung pag-charge. Dito mo gagamitin yung USB cable mo. Para ma-charge yung unit mo. So, yung power niya is 3 watts. And then, yung input naman niya is direct current 5 volts. So, yung unit natin is washable. Okay? So, pwede yan mabasa. So, yung shaving razor natin, guys, i-charge mo siya 8 hours. So, na-full battery na siya in 8 hours. Yung unit din natin is mayroon tinatawag na 2-blade cutting system. Pag na-full charge na siya, ang working time niya is 50 minutes. So, pag si-shave, umabot siya ng 20 times pag ginamit mo siya. So, syempre, depende na yan kung gano'ng katagal din ginagamit mo yung shaver mo. So, ito, meron tayong extrang isa. Yan, yung silver naman. Yung isa, gold. Yan siya. So, natatanggal itong ibabaw nito eh. Yan. Kung dinanggal mo yung ibabaw niyan. So, yun yung pinakabang blade. So, ganyan lang yan pag ibabalik mo siya. Ngayon, pwede na natin siyang i-test. Pwede natin on dito. Kung lang kumakahit sa akin. Kaka-ayip ko lang din. So, tatry natin dito sa balahibo. Ayip naman siya. Kaka-ayip naman siya. Kaya na, may naramdaman ako dito. Ngayon, wala na siya. Wala, hindi ko na nararamdaman. Ayos. So, ibig sabihin, sagad na sagad talaga siya. Ayos, ayos. So, yung mga baso, yun na try natin siya. So, okay siya. Sagad na sagad talaga siya. Halos di mo na maramdaman talaga yung ano, mismong buhok. Okay yung unit natin, guys. So, maganda. Maganda yung unit natin. So, ngayon ito naman. So, pag masado din siya, guys. Yung seller natin is yung Beauty Story. Ang item naman natin, guys, is yung high quality anti-sweat finger sleeves, thumb gloves. Ang isa pang laman nito is yung soap dispenser. So, open natin siya.
So ito yung isa, yung soap dispenser. Ito naman yung isa is yung finger sleeves. Ayan. At ito ha, guys. Ayan. So pag nag-games, ayan, pwede gamitin yan para sa thumb. So open natin yung soap pump na tawag nila. So nakalagay is soap pump and sponge caddy. So, may sponge na rin siya. So, ito yung pinakalagano. So, ito, with soap and water. Tapos, lagayin mo siya dyan sa ibabaw. Ayan, nakaganyan. Process ito yung sponge mo. Okay. Kailangan mo ganyan yung lang yan. So, pinipress mo lang siya. Yung ibabaw niya is napipress. Ayan. Para mahigop yung soap. Liquid soap. Itong container natin, so nag-hold siya ng 13 ounces of soap, 385 ml, ang dami. So maganda dito kasi is nag-dispense niya yung tamang amount lang, okay, yung soap na kailangan mo, paunti-unti. Pag-inom mo siya. So unlike yung iba na pag kami lagayan ka lang, lalagay mo siya dun yung sponge mo. So kumakapit lahat, halos yung sabon. So ito maganda kasi dito lang siya lalabas. So may butas dito. So pwede dispense mo siya. Doon lang siya lalabas. Yun yung naihigop lang niya. Unti-unti. Tamang amount lang siya. Ito naman yung kanyang finger sleeves. 5 pairs. Check natin guys yung laman ng isa. Kapag ka naglalaro kasi ako ng games, ayan, yung mga Mobile Legends, ganyan. Yung mga mobile games, pag yun dito sa migilid, parang napapaltos kasi rin ako. So, pag matagal na, so, ayan, medyo masakit na yung mga fingers, yung mga dulo ng fingers mo. Kasi makapit siya dun sa cellphone. May ganito ka, may sleeves ka. At least kahit paano, pag nagpipindot ka, medyo madulas siya. Yung isang itsura niya, yun siya sa loob. So pag ka maglalaro ka, so pwede mo nang ilagay yan dito sa may itsura niya pag nalagay siya sa thumb. Ayan guys, so ngayon tatry na natin yung ating ano finger sleeves. Dito din na si ating finger gloves, ayan. So guys, so first time kong gumamit nito. Ako din. Ow. So okay naman siya. So responsive pa rin naman siya. So yun, napapatingin ako sa camera. Napapatingin ako sa camera. So okay naman siya, nag-response naman ng maayos. Nice one. Yun, so okay naman siya. Guys, nag-response. Nice one. So yun guys, okay naman yung ano natin. Okay naman yung ating sleeves. Itong finger sleeves. So good na, goods naman siya. Parang medyo dumulas yung ano natin. Medyo madulas. Dumulas yung daliri natin. Kasi pagka walang sleeves, parang ano eh. Parang dumidikit yung ano natin dun sa ano. Ako madulas din, pero... Tail cut! Nice one. Okay, uwi muna, uwi. Ayan, so yung mga boss, okay siya. Ayan, so okay naman yung ano natin, finger gloves natin, guys. Responsive siya.
So yung next parang naman natin guys is ito. So from Lazada. Ito yung binili ko na to is para dun sa sasakyan. Usually kasi kapag open mo yung air pump, kailangan mo kasi yung sasakyan mo para makapaghangin ka dun sa air compressor mo or air pump. Inverter to para pwede ka na magsaksak directly dun sa outlet mo. Hindi na kailangan bukas yung sasakyan para mag-pump ka. Pakita ko yung guys. Open. Pinaka-itsura niya. Ayan. Sasakyan, ayan, may ganito ka. Sa mga sasakyan, may mga ganito. Is yung cigarette. Okay? Sa cigarette, yung nilalagyan nito. So, ginagawa rin outlet yun para sa mga pump. Ang problem is kapag ka may mga air compressor ka, tsaka air pump, okay? So, kailangan bukas lagi yung sasakyan mo para makapaghangin ka ng gulong. May mga ibang appliances na ginagamitan din ng ganito para sa sasakyan. So in case na ganun yung gagamitin, yung iba may mga blower, yung iba may mga pump, yung iba may mga pump ganun, na ganit dito rin sinasaksak. Instead na bubuksan mo pa yung sasakyan mo, okay? So ito, pwede mo na lang siya isaksak sa outlet mo, sa bahay. Yan. Tapos no need na buksan yung sasakyan sa parking. So, ang gawin mo na lang is ito, tapos direct dito mo na ikakabit yung, let's say, yung air compressor mo or a vacuum, yan, dito mo na siya kakabit. Okay, mama. So, yung model ng unit natin is THS1210. Input niya is 100 to 240 volts. And then, yung output is 12 volts, 10 ampere. So, ito naman guys yung ating next product. Basically, ano siya? Ito yung car cigarette lighter socket. So, extension. Napabili ako nito kasi yung aking air compressor, which is sasakyan, ano siya, medyo dun sa harapan naabot siya, pero dun sa likod, hindi siya umaabot. So, check natin guys ito. Ano yung itsura? Guys, yung kabel niya. Okay. So, ito yung sa cigarette extension. So, ito naman yung ilalagay mo mismo dun sa car cigarette socket, no? Meron lang siyang switch on and off dito. Okay, so ito mga boss. So, ito yung adapter natin. So, ngayon itetest natin siya. So, pag open natin yung adapter, ayan, yung LED na blue, umilaw na siya dyan. So, yun, ready na yan. Ito naman yung compressor natin. So, ito yung compressor natin. Siya yung magiging pan-test natin kung under talaga siya using yung adapter na to. So, lagay natin yung yan. Ayun. So, pagsaksak ko nito dun sa air compressor natin. So, yun siya. So, ma-under naman siya. So, ibig sabihin working yung adapter natin. Ayun. So, yun. Open naman siya. So, okay yung adapter natin gumagana. Okay. So, yun mga boss. So, ito naman. Tatry naman natin ngayon itest yung ating extension wire. Gamit yung adapter kanina. So, hindi na tayo magbubukas ng sasakyan. Ito na lang. Yung adapter. So, open muna natin yung adapter. Ayan. So, na-open yung adapter natin. Tapos, ito sa extension wire. Ayan. So, lagay lang natin siya. Nakasusok na siya. Ngayon naman, ito yung air compressor natin. Ito yung extension wire natin. Ititest natin ngayon siya. So, lagay natin siya dito. Ayan. So, hindi pa siya umiilaw. May switch dito kay extension wire. So, open natin. Yun. So, pag switch natin nung sa extension wire, so, nag-red siya dito. Umilaw yung red niya. Sabihin, naka-on na siya. Yung extension wire, gumagana na yung kuryente. Ayan, tapos nakakubit na rin yung ating air compressor. Tapos sa air compressor, ayan, gumagana na siya. So, ibig sabihin, okay naman yung ating extension wire.
Okay naman siya, guys. Magana pati yung extension wire natin.